Dalawang binatilyo ang ginilitan habang naglalaro ng Mobile Legend dyan sa Imus, Cavite. Sa inisyal imbestigasyon ng otoridad, lumilitaw na plano ang pagpatay sa mga biktima o pinlano ang pagpatay sa kanila. Si Jim Tejano sa balita. Pasado alas 12 ng October 16, 2023, habang naglalaro ng online games ang dalawang lalaki sa labas ng establisimientong ito, sa barangay Alapan 1A, Imus, Cavite, isang karumal-dumal na krimen ang hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa kwento, may isang hindi nakikilalang lalaki na bigla nalang lumapit at ginilitan na yung kanilang leeg parehas. Dalawa parehas may tama sa leeg yung ating biktima. Pagkatapos nun, yung dalawang biktima natin dinala dito sa ospital ng Imus para ipagamot, pero itinransfer din sa Tondo. Sa nakalap na CCTV footage ng PNP, kapansin-pansin ang isang lalaking nakadamit na puting nakamotorsiklo sa tapat ng isang bahay malapit sa pinangyarihan ng krimen. Maya-maya, saglit na umalis ang lalaki. Ilang minuto lamang ang nakalipas, muling nasipatan ang pagbalik nito sa kanyang motorsiklo at nagmamadaling umalis. Bago po nangyari, may mga kasamahan pa po itong si Ryan at si Orlando doon sa area na yon. Pero parang inantay pa po muna niya na mag-alisan yung ano. Sa kalaang po niya ginawa nung si Orlando at si Ryan na lang po yun. Lumabas rin sa investigasyon ng mga otoridad na tila planado ang pagpatay sa mga biktima. Sa isa pang kuha ng CCTV, tila natirikan ng motor ang lalaki, dahilan upang magtulak ito hanggang sa makuhanan din ang CCTV footage sa isang gasolinahan. Sa pagsisiyasat pa ng mga otoridad, nakatakbo pa umano ang isa sa mga biktima na kinilalang si Ryan Roldan sa loob mismo ng bahay at sinundan pa ng sospek, dahilan upang mapuruhan. Si Ryan sa kasamang palad, nung pagdating doon ay dinuklarang dead on arrival. Habang ang isa na si Orlando Riazo Jr. nakatakbo pa sa mismong bahay nila ayon sa mismong ama nito. Nalimpungatan ako yung anak ko ho. Kasi nasa taso ko, pagsilip ko sa bintana, sinisipan ng ano ko yung bakod namin. Pagtingin ko, nakaganuno siya. Di, bumabaho ko. Sabi ko, ano nangyari? Di na ako makapagsalita. Nung tinanggal na yung nilapitan ko, sisigaw na yung misis ko. Puro dugo na pala ho, may tama ho sa leeg. Sa kasamaang palad, namatay rin ang biktimang si Riazo Jr. kaninang madaling araw. Paliwanag ng PNP, nakapagbigay pa ng statement si Riazo Jr. sa pamamagitan ng pagsulat nitong mga nagdaang araw bago pabawian ang buhay. Bagamat wala na ang isa sa mga tumatayong testigo, hindi anila sila titigil sa ginagawang imbestigasyon hinggil sa naturang krimen. Bagamat palaisipan rin sa mga ito ang lalaking nasa pool sa CCTV, may itinuturing na person of interest na ang pulisya. Patuloy pa rin ang masusing investigasyon upang mapanagot ang responsable sa karumal-dumal na pagpaslang sa dalawang biktima. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapat, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.